Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, pag-usapan natin yung tungkol sa mamamonetize pa ba ako kahit hindi ko na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours after 12 months. So before that guys, nice ko muna magpasalamat sa inyo sa lahat ng aking mga subscribers. Then sa lahat dyan ng mga bago pa sa aking channel, please subscribe my channel and i-click nyo lang din yung bell icon para updated kayo sa aking mga latest video na i-upload dito sa YouTube. So ito na guys, yung tanong, mamomonetize pa ba ako kahit hindi ko na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours after 12 months? So ang sagot ko dyan guys is, hindi. Hindi. Paano mo sabi? Paano ko nasabi? Ito guys, ipababasa ko sa inyo. YouTube will not automatically remove your channel from YPP if it drops below the threshold, but YouTube does reserve the right at its discretion to remove monetization from channels if a channel is inactive and not uploading or posting community posts for 6 months or more. So yun guys, kapag hindi ka na-active sa YouTube after 12 months, i-remove ni YouTube ang inyong monetization sa iyong channel. So hindi ka na ma-monetize. Pero kung active ka pa sa channel mo after 12 months, nag-upload ka ng mga video na talagang original talaga galing sa iyo, yan guys, 110% talagang ma-monetize ka dito sa YouTube. Keep uploading, keep posting, keep uploading original content na yung talagang galing sa iyo, hindi yung copyright na hindi ka nagre-upload ng ibang video na gikan sa ibang YouTuber. Kasi pag nagre-upload ka ng mga ibang video na hindi galing sa iyo, hindi ka talaga ma-monetize guys. No! Magbibigay pa ako ng sample kung ma-monetize pa ba tayo after 12 months na hindi natin na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So ito guys, for example, within 6 months, kakuha ka ng 100 subscribers and 1,000 watch hours. And after 12 months, nakakuha ka ng 500 subscribers and 3,600 watch hours. So yan guys, hindi pa ka monetize. Pero, and after 6 months, nakakuha ka ng 6 months or after 6 months or more, nakakuha ka ng 1,100 subscribers and 4,000 watch hours, yun guys, pwede ka nang ma-monetize sa YouTube. Pero kailangan guys is yung content mo ay original, hindi galing sa ibang YouTuber kundi galing talaga sa iyo na ikaw talaga gumawa. Kasi kapag nag-upload ka ng mga video na copyright na hindi galing sa iyo, nagre-re-upload ka, hindi ka talaga ma-monetize guys. Pero kung nag-upload ka ng video na talagang galing sa iyo, original content na hindi copyrighted, yun guys, 110% talaga guys na ma-monetize ka sa YouTube. So yun guys, I hope guys na nakuha ninyo yung aking explanation kung ma-monetize pa ba tayo after 12 months kahit hindi natin na-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And I hope din na meron kayong natutunan sa aking video na to. Then, kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe and click na lang din yung bell icon guys para i-update kayo sa aking latest video or mga bagong video na aking i-upload dito sa YouTube. Thank you guys and have a nice day. God bless.